Dumating man ang problema, naranasan ito.
The voice of truth. So it's again Friday evening and it's September 1, 2023. Gusto ko kayong batiin ng Merry, Merry, Merry Christmas. Okay? So ngayon gabi, sabay-sabay na naman tayong magpuri sa Panginoon. Sabay-sabay naman na naman tayong magbigay ng mga magagandang bagay para sa ating Panginoon tonight. So maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Meron po tayong 15 viewers. So sa 15 viewers po na yan, pakishare po ang ating live tonight. At sabay-sabay po nating kilalanin ang ating guest ngayong gabi. Okay, so pakishare na lang po yung live natin sa 15 viewers po na nanonood. Okay, so good evening po sa inyong lahat. Yung mga prayer request nyo po, paki-comment down lang po, down below, para sa sabay-sabay natin ipanalangin po yung mga prayer request po ninyo. And of course, to our live audience, good evening po sa inyong lahat. Ayan, so napakarami pong kabataan at mga tao po ngayong gabi dito sa church natin, and we are very happy for that. Ayan, so good evening po sa ating lahat, sa lahat po ng mga nanonood. Magandang gabi po, pakishare po ang ating live. Ayan, so meron na po tayong 24 viewers. Maraming salamat po sa 24 viewers na yan na nanonood. So paki-comment down lang po yung mga prayer request po ninyo, and we are very much willing po to pray for you tonight. Ayan, so sa lahat po na mga nasa church ngayong gabi, ayan, so once again, maraming salamat for coming, and Merry Christmas po sa ating lahat. And of course, we are here once again, humihingi po kami ng tulong po para sa gawain po ng Panginoon. So to those who are willing po to share their blessing, ayan, so pwede po kayong mag-send po ng mga blessings po ninyo through GCash po at 0965-524-2146. Inuulit ko po, pwede nyo pong i-send yung mga donations po ninyo through GCash at 0965-524-2146. Okay? So inuulit ko po lahat po ng mga may gustong mag-prayer request. Paki-comment lang po sa site na ito, dito banda. Ayan, yung mga prayer request nyo po. And of course, the COG Aninipan Flora Payao is always willing to pray for you tonight. Ayan, so maraming salamat po. So meron po tayong 24 viewers. Ayan, sa 24 viewers po na yan, inuulit-ulit ko po. Good evening po sa ating lahat, and it's September 1. Merry, Merry, Merry Christmas po sa ating lahat. Okay, so sabay-sabay na naman po tayong mabibless ngayong gabi. Because isa sa mga members po natin ang magsishare po ng kanilang testimony kung paano po nila nakilala si Lord, paano po nila na nalampasan yung mga hamon ng buhay dito sa ating mundo through Jesus Christ po. Ayan, kung paano nila tinanggap ng Panginoon as their Lord and Savior. Ayan, so Pakishare lang po yung live natin. And of course, tonight, bago po tayo magsimula, ayan, so sabay-sabay po tayo magpuri sa Panginoon. May I now request worship team for our praise and worship. Ayan. Amen. So patuloy na po para atin nang purihin ang buhay nating Panginoon.
of God. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa pili mo. At kung may pagsubok man o pagbibigat, ako ay malalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa pili mo. Buhay ko na sa'yo sumaba, wala nang ibang nanaisin pa kung di pa salamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo sumaba, wala nang ibang nanaisin pa kung di pa salamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Nagsasaya sa piling mo. Yes, Lord, Father God, salamat po. Lord, agyaman kami iti panagayat mo, Father God, nga ang pagpatinggana, Father God. Agyaman kami, Father God, inaldaw-aldaw, Father God, nga ipapaay mo kanyami, Father God, digiti bendisyon mo, Father God. Agyaman kami, Lord. Pagsinta habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan tinabahiran ang kabanalan, aking mga pagkakasala.
sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Itibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na bahiran ang kabanal at kalwalhatian. Salamat sa subtulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa kami, Father God, kadating akanipto, Father God. Agyaman kami iti bendisyon, iti parabor ng agliplipyas, Father God. Agyaman kami iti biyak, agnanayin, Father God, nga itutad mo tinaldaw-aldaw, Father God. Katawa to God, Father God, nga i-bless mo titumunggal maysa, nga natutoy, Father God, kasamot ka nagitagbuy-buyag through online, Father God. Bendisyon ang soda, Father God. Ikampay dan adu nga blessing, Father God, panagbiyag na, Father God. Katawa to God, Father God, nga sika iti magigaadla iti biyag na, Father God, kat ati lang arti dawat in kararag ko sa mighty name. Amen. Okay, so ayun po. Sa lahat po ng mga na-bless ngayong gabi, paki-comment lang po ang God is good dito sa my right side ng mga screen po ninyo. Okay? Comment nyo lang po, God is good. And of course, sa lahat po ng ating 24 viewers, maraming maraming salamat po sa panonood. At tulad ng sinabi ko po kanina, sabay-sabay na naman po tayong ma-bless ngayong gabi because of our guest po. Amen? So at this point, may I request Sister Rialyn Baptista for the welcome address and for the shout out. So ayan, Merry, Merry, Merry Christmas, Philippines! Ayan, kamusta po ang unang araw ng ating Burmans, mga kapatid? Ayan, daramdam niyo po ba yung malamig na simoy ng hangin? Kasi dito po, damang-dama po namin. Pero, syempre, mas mainit ang presensya ng Panginoon. So ngayong gabi, sa lahat po ng nanonood, sa lahat ng walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa programang ito, ayan, gusto ko pong i-welcome kayong lahat. Salamat po sa patuloy na pagsuporta. Salamat po sa pagmamahal sa pagtutok ng Kristiyano. Maraming maraming salamat po. Ngayong gabi, alam ko, mable-bless na naman pong bawat isa sa atin. So, in this talk show, in this Kristiyano, amen, magkakaibang mga kwento ng buhay, magkakaibang istorya, pero alam ko na may
at dati pagpapadaan da kakabsat iso dayjay ajay mang inspire mang motivate kadagiti tat tao. Amen. So ngayong gabi, stand by, be inspired, be blessed. This is Cristiano Testimony Night, the voice of truth. Welcome, welcome, and God bless. Praise God. Thank you so much, Sister Rialyn, sa pag-welcome naman sa mga viewers and sa mga andito ngayon. Amen. Madaydayo ni Apa. And so, my part is to shout out yung mga viewers natin dyan. Hello po to our online community family. Yeah, praise the Lord. Maraming salamat sa pakikibahagi nyo sa amin ngayong gabi, mga kapatid. Ayan, nais ko pong batiin si Sister Fatima. Yan yung una ko nakita yan dito kay Sister... Tapos po, kay Sister Annabel. Ayan, kay Ate Alpha de la Cruz. Magandang gabi po. And kay Pastor Michael to our pastors. Ayan, kay Pastor Akadi and Pastor Michael. Thank you so much po. Ayan, thank you. And then, ganun din po kay Sister Micaela. Ayan, sabi ni Sir Joey kanina, mag-comment kayo ng God is good. Ayan, nag-comment naman po si Sister Ryla, Sister Hazelyn Labinay. Magandang gabi po, ma'am. And kay Ma'am Hannah, ayan, nanonood, nakasuporta, nakatutok para sa ikabubuti ng ating live ngayon para mas mapaganda. And maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ngayon. God bless po sa ating lahat. Enjoy watching. Be blessed. Comment po. Mention natin yung mga friends natin and share this live para mas marami, mas masaya. The more, the merrier, sabi nga nila. And advance Merry, Merry Christmas po sa ating lahat. Again, good evening and to God be all the glory. So welcome back to Chris Channel, Testimony Night, hashtag The Voice of Truth. So maraming salamat Sister Laarni Abig for that warm welcome, sa pag-welcome po sa ating mga viewers tonight, at sa pag-welcome na rin sa ating mga live audience na nandito sa church po natin tonight. So napakasaya po kasi napakarami po talaga yung ang pumunta ngayong gabi to join us to worship the Lord para sabay-sabay pong damdamin or namnamin iti kinaimbag ni Apo Dios kadagiti biag iti sagtunggal maysa kada tayo. Now, kung mayroon po kayong mga prayer request no dadagiti kayat yung ay pakararag kaabsat, a comment kayo lang dito nga part. And we are always willing to pray for you. Ayan, so digiting ayat namat kakabsat nga agi-share iti blessings. Ayan, through cash or in kind, pwede nila pong ibigay po mismo sa church or isend po sa GCash number 0965-524-2146 kay Mr. Joey Laoreta po. So inuulit ko po sa lahat po ng mga gustong tumulong at mag-share po ng kanilang blessings para po sa ikabubuti ng ating church po ng COG Aninipan, you can send po yung tulong po ninyo or you can share po yung blessing po ninyo through our GCash ni Mr. Joey Laoreta at 0965-524-2146. So inuulit ko po, 0935-873-2864. Ayan, so maraming salamat po in advance po sa lahat po ng gusto pong tumulong or mag-share po ng kanilang blessings para po sa trabaho ng Panginoon po dito sa Church of God, Aninipan, Flora, Apayao. Ayan, so alam ko at excited na po kayo sa ating guest ngayong gabi. Pero bago po natin silang tuluyang papuntahin dito sa harap, makakarinig po tayo ng isang song number na ibibigay po sa atin ni Mr. Justin Ray Dapog of Aninipan Youth Empowered. Ayan, so our Vice President po ng Aninipan Youth Empowered. So please welcome Mr. Justin Ray Dapog. Ayan, so palapakan naman po natin si Mr. Justin Ray Dapog. Ayan. Thank you.
Kasiyahan ka aking Panginoon. Bawat dalangin ko'y iyong dinig. Ikaw ang pumupuno sa kulang ko. Ikaw ang bumubuo sa aking puso. Jesus, ikaw lamang ang lubos kong mahal, kasama sa bawat hakbang, sa gabi man o araw. Kung wala ka, buhay ko'y walang kahulugan. Jesus, ikaw lamang ang mahal. Kilala mo ako, Panginoon. Bawat pintig ng aking puso, dalangin ko iyong dinig. Ikaw ang pumupuno sa kulang ko. Ikaw ang umuo sa aking puso. Jesus, ikaw lamang ang kasama sa bawat hakbang, sa gabi man o araw. Kung wala ka, buhay ko'y walang kahulugan. Jesus, ikaw lamang ang mahal. Mahal kita dahil kasama sa bawat hakbang, sa gabi man o araw. Kung wala ka, buhay ko'y walang kahulugan. Jesus, ikaw lamang ang mahal. Jesus, ikaw lamang kasama sa bawat hakbang, sa gabi man o araw. Kung wala ka, buhay ko'y walang kahulugan. Jesus, ikaw lamang ang mahal. Okay, so napakaganda po yung mensahe po ng kanta. Okay, thank you very much Mr. Justin Ray Dapug para sa isang napakagandang kanta para sa Panginoon at para sa lahat ng mga nanonood ngayong gabi. Ayan, so sa lahat po ng mga nanonood, yung mga hindi pa po umalis, nandyan pa rin nanonood ngayong gabi. Ayan, so welcome back to Chris Channel, Testimonite, hashtag
the voice of truth. Ayan. So kung may mga prayer request po kayo, inuulit ko, no, dadagiti kayat yung ipakararag na absat, just comment po dito sa my site na ito. And like what I said a while back, that we are always willing po to pray for you. Ayan. So kayat na kayo kaabsat nga ikararag kadagiti amin nga prayer request yo. Ayan. Kadagiti magkayat na kaabsat iti tumulong para iti trabaho ni Apo Diyos iti dating nga church. You can share your blessing. Kapag pwede nyong isend po through GCash at 0965-524-2146 kay Mr. Joey Laureta po. So inuulit ko, you may send your blessing po sa GCash number at 0965-524-2146 kay Mr. Joey Laureta po. So maraming salamat and God bless po to our cheerful givers. And of course, tonight, ang inaabangan po nating lahat, ang pag-share po ng kanilang testimony. Ayan po, sabay-sabay na po nating i-welcome Mr. Larry De La Cruz and the Mrs. Helen De La Cruz. Ayan po. Ayan, so good evening po sa ating lahat. Once again, nandito na po yung mga guests natin. Ayan, ngayong gabi, walang iba kung hindi po si Mr. Larry De La Cruz and Mrs. Helen De La Cruz of COG Aninipan, Flora Apayao. Okay, so bago po tayo magsimula sa mga tanong or bago po nila ibigay ang kanilang testimony po, ayan, so may I give deme chance po para batiin po lahat ng mga nanonood sa atin ngayong gabi. Si Brother Larry po muna. Yan, medyo nagkakaroon po tayo ng konting technical problems. Yan. So, okay na po ba? Wala pa. Okay, so pasensya nyo na lang po. Medyo nagkakaroon po lang po tayo ng konting technical problems. Ayan. So, while waiting po, ayan, sa lahat po ng mga prayer request po ninyo, paki-comment lang po sa side na to at sabay-sabay po tayo ipanalangin yan sa Panginoon. Okay? So, ayan, sa lahat din ng mga gustong tumulong po, paki-send po lahat ng mga blessings po na share ninyo at 0965-524-2146 kay Mr. Joey Laureta po. And shout out po sa 26 viewers natin ngayong gabi. Ayan, maraming salamat sa pagstay sa ating show, which is a Chris Channel Testimony hashtag The Voice of Truth. Ayan, so okay na po ba? Ay, okay na. Ayan, so pwede na po tayong bumati po sa lahat po ng mga nanonood po sa atin ngayong gabi. Maraming salamat, Pastor Joey. Unang-una po sa lahat, gusto ko pong magpapasalamat sa Panginoon sa gabing ito dahil sa binigyan niya po kami ng chance para ipahayag namin ang aming testimony. So, gusto ko rin magpapasalamat sa mga andito ngayon sa ating church ng Aninipan. Ganun din po sa mga nanonood. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, so thank you so much, Brother Larry, sa pagbate sa mga viewers po natin. And of course, sa pagbati na rin sa ating mga live audience ngayong gabi. And of course, si Sister Helen naman po. Okay. Thank you so much, Pastor Joey. Good evening, everyone, and to all our viewers out there. Magandang gabi. At nagpapasalamat ako Sir Joey or Pastor Joey sa pag-invite sa amin ngayong gabi para mag-guest. And above all, I want to thank God for giving us the opportunity and privilege para mag-attend ngayong gabi.
Ayan, so of course, ang COG Aninipan po is magpapasalamat din po sa inyo sa pag-respond po sa aming invitation para i-share po ang kabutihan ng Panginoon sa inyong buhay. Ayan, so my first question po, ayan, yung common questions po sa lahat po ng mga guests po natin, pwede nyo na pong ikwento kung paano nyo po nakilala si Lord. Ayan, si Brother Larry po muna. Praise God. Para sa akin po, kung paano ko nakilala ang Panginoon, dahil po sa kabutihan niya sa mga nagawang magagandang bagay sa aming pamilya, sa aming buhay. So, gusto ko lang maalala nung kami ay hindi pa naniwala sa Panginoon o wala pa sa amin. Ay kita katkoti agyaman ti apo ta tiga po na katanam amo isu na babae ti nag adu nga bambana gun bendisyon kat jamming nga amo ti Lord oray no kas kasano adu dagiti encounters o mga pagsubok ti biag anak ang binaybayan adalatan ni Lord kada kami. Okay. So alam nyo, si Brother Larry kasi, nung bata pa ako, ayan, nakikita ko na siya, wala pa siyang asawa noon. Nakikita ko na siya na tumutugtog na sa church. Okay, so Brother Larry, ilang taon ka nung pumasok ka po sa COG Aninipan? Ang alam ko dyan, Pastor, before pandemic, ang alam ko. Noon. Hindi kami ubinga kay talagang adaka mga minitikwan. Churchson, kadagitin laganak me since adakam di gataran, barbaret. Diyan kami nga nagsimula. Hanggang may kam ditoy, Aninipan. So, talagang church goer kami nga talaga. Okay, so sabi mo Lolo, ay Brother Larry, nung bata ka pa, talagang church goer na po kayo sa Barbarit. Okay, sa Barbarit po ba, COG din po ba yung pinapasokan po ninyo doon noon? Opo Pastor, tama po yan. Dahil di Pastor nga natandaan nga makikita ka din ni Pastor Vicente Valerio. Ah, okay. So sabi po ni Brother Larry kanina na bata pa lang daw po siya nung pumapasok na po siya ng church. So COG Barbarit Gataran Cagayan. Tama po ba, Lolo? And yung pastor po nila is si Reverend Valerio Vicente. So ang pagkakaalam po natin, during yung father, siya po yung isa sa mga pastors na kasali po sa Hall of Faith. Ayan, so naging pastor din po pala nila Brother Larry de la Cruz si Pastor Valerio Vicente. And for the information of everybody po, si Brother Larry po meron din po siyang kapatid na pastor, okay? So yung pastor po na kapatid niya ay si Pastor Renato de la Cruz po. Ayan, so inuulit ko po, kapatid po ni Brother Larry de la Cruz ang mahal nating pastor din sa COG San Jose, walang iba kundi si Pastor Renato de la Cruz. So, Brother Larry, ano ba yung first or naging ministry mo? Or may ministry ka ba nung pumapasok ka sa church ng Barbarit, ng Gataran? Aon pa siguro, Pastor, ta siyempre idiubinga. Pero mahilig na ka talaga nga agkangkanta. Talaga nga iso ti talaga nga regalo ti apo kanyak ti agkangkanta. Okay, mahilig na daw po siyang kumanta pero hindi po in-involve yung sarili mo in the ministry. Okay, pero ngayon, a surprise muna. Malalaman natin mamaya kung ano yung ministry na binigay po sa kanya ng Panginoon. Kay Sister Helen naman po, paano nyo po nakilala si Lord sa buhay po ninyo? For me, Pastor, through my manugang. In-invite niya ako noon dito sa small church. And then, nag-continue akong nag-church na nung nagtrabaho siya sa Tugegaraw.
mga pandemic noon. So, mag 3 years na ngayon taon. And I thank God na yung pagkakataon na binigay niya sa akin ay magagamit ko na ngayon. Being a born again Christian ay hindi madali. Pagiging Kristiyano ay talagang hindi madali. May mga nung lumipat na ako dito sa Siochian, Nipan, marami-maraming mga trials, marami kang maririnig, maraming batikos. Siyempre, for being 47 years sa ibang religion, hindi madali para sa akin yun. Pero I trust the Lord at nagpapasalamat ako sa Kanya ng maraming-marami kasi the right way ay nakita ko na. And yung mga prayers ng mga marami, lalo ng mga father ko. My father always pray for me na sumunod sa Kanya sa pagiging born again Christian niya. Maraming question, maraming bangayan noon tungkol sa pagiging born again Christian. Pero alam ko, yung prayer ng father ko noon para sa akin ay narinig ng ating Panginoon. So alam ko yun ang way, hindi lang si Ayen, kundi prayer talaga para ako'y maging born again Christian. So, mag-3 years pa lang, Pastor. And I know na yung 3 years na yon na lumipas ay maraming pagbabago na nangyari sa akin. So, pagpapatuloy ko yung Pastor. And sabi ko kanina, nagpapasalamat ako sa Kanya sa pagbabago ng aking. So, thank you so much din sa si Ochian Ninipan sa pag-welcome sa akin noon. Una akong mag-attend sa church, pinakita nila sa akin na hindi ako iba sa kanila, kundi pinadama nila na ang Panginoon ay talagang mabait, mabuti, at mapagmahal na Diyos. So, amen. Thank you so much. Praise God. So, napakaganda po yung testimony po nila kung paano nila nakilala ang Panginoon. Amo yung kakabsat sila yung family na apalan daw kung nakmanlaki din dagiti na tao. Kasi kahit anong mangyari pagdating sa ministry ng Panginoon, go lang po sila. Umuulan, matinding init, ayan, ag-tricycle dan o dati papanan mi, sang kapamilya da kakabsat nga agkukuyog just to serve the Lord. Pero natatandaan ko lang, noong wala pa kasi sila dito, nung lumabas na DJ Balay, daidigat ko ah. At dadagit ibagabaga ni Sister Helen Idi. Ano man tikin kinwayo, ditahan makatagari kayo. Ano ba yung mga pumapasok sa isip po ninyo, Sister Helen, yung mga panahon na ganun, nung wala pa kayo dito sa COG. Of course, si Brother Larry, alam na niya kung ano yung nangyayari dito. Kasi nga, sabi niya, bata pa lang siya, nag-attend na siya ng COG. So ano po yung mga pumapasok sa isip po ninyo pag may mga naririnig kayo dito sa church? Kasi malapit lang po kasi yung bahay po nila dito sa church po namin. For me, Pastor, talagang maraming question. Sa amin naman, hindi naman ganyan. Pwede naman mag-pray in a silent manner, na solemn, yung mga solemn, not like them, kako na, ang iingay nila, ang iingay. Ba't kaya ganun kako? Yung biglang may sisigaw, lakas na palakpakan, at kung ano-ano pa. So, talagang nagtataka ako, bakit may ganun bang way na pag-pray, pag-worship kay Lord? Kasi sa church nila, Papa, hindi kasi ganoon.
parang solemn yung ano nila. So, nung pumunta na ako dito sa Church of God, Aninipan, nung ko na-realize na yung pag-praise Panginoon, dapat all the way ka. Talagang dapat gamitin mo mga kamay mo, bunganga mo, buong katawan mo. Lalong-lalo na kung na-feel mo na ang presence ng Holy Spirit. So, sabi ko, sorry Lord, sorry sa mga sinabi ko noon, na ganun, hindi pala dapat ka ako. I have to respect the way na ginagawa nila, lalong-lalo na sa pagsamba sa'yo ako. So, alam ko na kung bakit ganun ang ginagawa nyo noon. So, talagang ma-feel mo talaga si Lord. Yan lang, Pastor. Praise God. Alright. So, ano po yung first impression mo, Sister Helen, nung unang pumasok? Yung first step mo ng COG Aninipan? First impression mo sa pastors namin, natin, sa mga members po natin, and sa church as a whole? Bali, ano, Pastor? Lalo na pagdating sa sermon, kasi yung praise and worship nyo noon, pati na rin ngayon eh, the same with sa pinasok namin ni Brother Larry na isang group. Ganun kasi ang sistema din nila, ganun din ang method, ganun din ang scheme nila. So, normal na lang sa akin yung ginagawa nyo. Pero nung I continue to come to the church, yung mga sermon ni Pastor, bakit para sa akin na lahat yata yung mga sermon ni Pastor kako? Pero, it's okay, sabi ko. It's for my own good. Kung para sa akin kabutihan, why not ako? Hanggang sa napagtanto ko na yung mga sinasabi ni Pastor ay maganda pala. Hindi pala pag-attack sa akin, kundi mga word of God nagbibigay ng kalinawan sa bawat isa. Lalong-lalo na kung yung mga ginagamit ni Pastor ay talagang masakit sa tenga. Talaga, pero praise God. At word of God pala ang kailangan ko para matuto sa lahat-lahat na bagay, para ma-correct lahat yung mga mali na hindi dapat gawin. So, I thank si OG Aninipan sa pagkakataong iyon, lalo-lalo na nung first na mag-attend ako. Kaya nang sinabi ko kanina na you welcome me na very mapagmahal na welcome, hindi yung kesyo iba yung nanggalingan ko, hindi ko nadama yun sa inyo. So, thank God ang mga taga COG Aninipan ay mababait. No? Yes, of course. Okay, so maraming salamat po, Sister Helen, for sharing po. Alam nyo kasi, matagal na rin panahon na we are praying for them na magiging kasama din po namin sila dito sa COG. And yun nga, pinatunayan na naman po ng Panginoon na in prayer, there is really nothing is impossible. Wala po talagang imposible kapag tayo ay naniwala, kapag tayo ay nanalangin po sa Panginoon. Ayan, so maraming salamat din po sa inyo dahil napakasaya po naming lahat dito sa COG Aninipan. Kasi kayo na po ang isa sa mga ginagamit po ng Panginoon sa trabaho ng Panginoon dito sa church po natin. Ayan, so matanong ko lang po, Sister Helen, sabi mo kanina na nanggaling kayo sa kabila, so paano nyo po napasama yung mga miyembro po ng inyong pamilya dito po sa church po natin? Okay, Pastor. Nung una, mahirap para sa akin kasi nag-iisa lang ako. But I told them na if you want to hear the word of God, you must attend naman kung kahit saan nyo gusto kako. Pero ang desire ng puso ko, dapat lahat kami sama-sama to serve and worship the Lord. So,
palagi kong prayer request noon, Pastor, na lahat ng family member ko ay kasama ko na dito sa COJ Aninipan. So, okay. Talagang God is good. Talaga, kung magtrabaho ang Panginoon, doon mo makikita talaga na nothing is impossible with Him. Kasi hindi lang yung personal prayer ko noon, pati yung mga corporate prayer ng church member, nagpapasalamat ako sa kanila kasi yung mga prayer ko noon ay inclinant ni Lord. So, we are happy na mag-serve sa Panginoon na buong family, pero may dalawa pang natitira na hindi pa full-fledged, no, born again Christian sa house. So, we're still praying for them to join us. Pero little by little, nakikita ko naman na nag-a-attend na yung sa naming anak. So, water baptism na lang, Pastor, ang kailangan niya. Wow. So, ayan. So, we are praying naman po for your son, si Harry Lenz ba yan? Okay, si Harry Lenz. Ayan. So, sabi po nila na si Sister Helen po yung una pong first na pumasok po dito. Okay, so Brother Larry, nung in-invite ka ni Sister Helen na sasama sa kanya, ano naman yung first impression mo? Ano naman yung impression mo nung sinamahan mo na si Sister Helen going to the church? Very excited ako ng Pastor. Excited ako dahil alam ko na yung mga gawain sa church ay kasi naranasan ko na eh. Kasi nung bata ako, talagang umapasok ako. Parang sa una kong tingin sa kanya noon, parang wow, talagang ito na siguro, ito na the way. Way na pupunta na kami, Lord. Ito ang talagang daan ka ako. So nga, hanggang nagtatagal, unti-unti na kaming pamilya na sumasama sa kanya. Parang kung tutuusin, parang kulang na yung isang oras sa akin noon. Kulang na yung oras para sambayan ng Lord. Kaya hanggang ngayon, parang sa dati, tagikurang pa ngayon kung mani, pinag-gimong tayo, no, kanya tatangagong dawain. Pero ididamdam mo ako, apo, nagbayag kung wala ko. Ganun talaga. Sarap pala. Okay, nagbayag, ganun talaga pag talagang wala pa sa'yo talaga yung love na nanggagaling po sa Panginoon. Pero sabi nyo kanina na parang nung wala kayo dito, parang kulang. Tapos nung magkakasama na kayo, parang nung bumalik ka sa COG, parang ang saya-saya. Tama naman talaga because there's no place like home. Parang ako lang din po, nung nag-aaral ako, ayan, umalis ako, syempre, nag-church kung saan-saan. Pero talagang there's no place like home. Hanapin mo pa rin talaga kung saan ka talaga, nasaan talaga yung bahay mo. Hindi ko alam sa mga estudyante namin na nandito ngayong gabi kung pare-parehas kami nararamdaman. Ayan, kasi kapag umalis ka kasi ng church, ng COG Aninipan, especially if you are a student, kailangan mong maghanap kung saan ka titira. I mean, spiritually, kung saan ka mag-church. Pero talagang para sa akin, hinahanap-hanap ko talaga ang COG Aninipan. Ayan, di ko alam kung ano yung nandito. Grabe. Napakasaya po. Sabi kanina ni Brother Larry, parang kulang na yung isang oras. Ayan. So tama, if you are really in love with God, talagang kulang yung isang oras eh sa pagbibigay ng papuri sa Panginoon. Kasi nga, sino ba naman tayo dito sa mundo? Ayan. So napakaganda po na ibigay na lang natin sa Panginoon kung ano yung meron tayo, ano anya tayo. Ayan, so napakasaya lang po. Napakasaya lang po magpuri sa Panginoon. At mamaya po, makikipagkwentuhan pa po tayo mamaya sa pagbabalik po ng Christiano, hashtag testimonite, hashtag the voice of truth. Ayan, so at this point, makakarinig po tayo ng isang awitin na ibibigay na naman po sa atin ni Mr. Justin Ray Dapog. Huwag po kayong aalis. Ayan.
Ako po ay mag-aawit ng isang kantang Itulong Mahal Ka ng Diyos. Dahil totoo po na ang Panginoon ay mahal niya tayo. Hindi siya nagbabago, mabuti siya sa ating buhay. Ayan, so nagbabalik po ang Chris Channel, hashtag Testimonite, hashtag The Voice of Truth. So ituloy po natin ang pakikipagkwentuhan po kina Brother Larry and Sister Helen de la Cruz. But before that, sa lahat po ng mga may prayer request po, pakicomment lang po dito sa side na to. Ayan, at sabay-sabay po tayong manalangin sa Panginoon po mamaya. At sa lahat po ng gustong mag-share ng kanilang blessings po, pwede nyo pong isend sa GCash number at 0965-524-2146. Inuulit ko po sa lahat po ng may gustong mag-share po ng kanilang blessings para sa trabaho po ng Panginoon. Just send po through GCash or your donation through GCash at 0965-524-2146. Ayan, so makikipagkwentuhan na po tayo ulit sa ating mga bisita ngayong gabi. O sabi kanina ni Sister Helen na nung pumasok na sila or pumasok sila ng COG, napakaraming pagsubok or napakaraming hamon ng buhay ang dumating sa kanila. So ano po yung pinakamatinding hamon ng buhay ang naranasan po ninyo, Sister Helen?
marami, Pastor. Super dami. Kasi the more closer ka sa Panginoon, the more din ang pagsubok sa, na dumarating sa buhay mo. Ayan, so sabi niya, the more closer sa Panginoon, the more pagsubok na dumarating. Ganun po talaga, Sister Helen. Kasi talagang gumagawa din yung kaaway natin ng paraan para mahila po tayo pababa. Ayan. Okay, continue po. Yung pinakamatindi, Pastor, para sa akin ay yung last December, unang anak si Sister Hannah. Super na pagsubok yun sa amin. Kasi hindi ko yung sukat akalain na ganun ang mangyayari sa aming apo. So, talagang napakabigat para sa amin. So, ang ginawa naming mag-ina, naging strong kaming dalawa. Ang takbuhan namin noon, not only the doctors, the nurses, but most especially, ang ating Panginoon. Kasi alam namin, siya lang ang nakapagbibigay sa amin ng peace of mind. Siya lang nakapagbibigay sa amin ng strength. At siya lang ang mag-guide sa amin. So, kung hindi ako na-transform ng Panginoon, hindi ko na alam ang gagawin ko praise noon. God. So, I really thank Him na talagang kung siya ang lalapitan mo, siya ang kakapitan mo, hindi kanya pababayaan. Most especially pag talagang nasa level 5 na yung testing ng kaaway sa'yo. Yung provision niya, yung pagiging provider niya, doon ko na kita na talagang mayaman ang ating Panginoon, na talagang mabait ang ating Panginoon, napakabuti ng ating Panginoon. So, ang pagsubok na yun na nangyari sa amin, hindi yun ang reason para maglaylo kami sa pagseserve sa Kanya, kundi ginawa namin yung inspirasyon para sa ganun magpatuloy kami sa pagsilbi sa Kanya. Kung i-rate natin yung level ng pananampalataya namin noon, gawin nating 80 noon. Pero pagkatapos ng pagsubok na yon, nagiging 200%, Pastor. Wow. Kasi doon ko talaga nasubukan kung paano magtrabaho ang Panginoon sa isang believer. So, ang sabi ko sa sarili ko, hindi ako mag-quit. Praise God. Hindi ako mag-quit. Hindi ako bibitaw sa Panginoon, kundi I will keep on going sa mga trabaho ng Panginoon. Hindi ang pagsubok ang magiging hadlang sa pagseserve namin sa Kanya na buong family, kundi yung faith namin nag-increase at yung fire na na-receive namin na galing sa Kanya ay mag-aalab na mag-aalab yung Pastor. Kahit kailan, hindi mamamatay yun. And we keep on going serving Him. We will walk with Him hanggang sa darating siya. Praise God. Amen. So, Brother Larry, ano naman po yung advice na maibibigay po ninyo sa mga nanonood or sa mga live audience po natin kapag nakakaranas po sila ng matinding pagsubok, ayan, in worshiping the Lord or sa pag-worship po nila sa Panginoon, nakakaramdam po sila ng mga hamon sa buhay. Ano po yung payong maibibigay po ninyo sa kanila? Sasabi ko lang dyan, Pastor, ay huwag silang bibitaw kay Panginoon. Basta maniniwala sila na ang Panginoon nating Diyos ay buhay. Andyan siya lagi. Kasi ang Panginoon natin mapagmahal.
Praise God. Amen. So sa lahat po ng mga nakakaranas po ng pagsubok sa buhay, sabi po nila Sister Helen and Brother Larry, huwag po tayong susuko. Ayan. Magpatuloy lang po tayo sa pag-worship sa Panginoon. Magpatuloy lang po tayo na ibigay lahat sa Panginoon. Kasi we will just do our very best. Sabi nga nila, and God will do the rest. Ayan. So praise God. So isa sa mga huling katanungan. Ayan. So alam niyo po kasi sina Brother Larry, ayan, nasa ministry po lahat sila. Si Brother Larry po ngayon ay isa sa mga member ng worship team or ng music team dito sa church. Ayan, si Sister Helen naman, isa sa mga members ng admin. Kasama siya ni Pastor sa lahat ng prayer meetings sa COG ng Cagayan Apayao District. Ayan, yung panganay po na anak nila, Sister Hannah, na teacher po siya, pero isa rin po siya sa mga worship leader and Sunday school teacher. Ayan, so yung isa pang anak nila si Brother Harvey de la Cruz. Ayan, so member din po siya ng worship team dito sa church. At saka si Haziali de la Cruz. Ayan, worship leader din po siya sa church. And si yung bunso po nila si Brother Haynes Lexter de la Cruz, siya po yung isa sa mga nagtatrabaho po sa media. Sa media po siya naka-assign. Okay, so isa sa mga huling tanong, yung palagi pong tinatanong sa amin. Okay, so alam ko muna lahat po tayo, or hindi naman po lahat, or most of us, ang isa sa kinakatakutan talaga natin is yung mamatay. Diba? Dunggum, tamatay ko, nakabutbutan ko nada. Pero datay mga Kristiyano, hantay mga kabutan, timatay. Praise God. So, ang isa sa mga tanong ko po, if you were to die today, do you have the assurance to go to heaven? Para kanya, Pastor, ay naragsak na. Oray alanak niya po kasi namati na nga. Diyos kat adala kanya na, na-accept po iso na, ngayon natin mga salakan kinmanubo. Yan lang, Pastor. Praise God. Sister Helen, are you confident? Yes, Pastor. Kasi I'm doing my best naman for the glory of God. At hindi ako natatakot na mamatay. Kasi I know na, kailang sabi ni Brother Larry, na sa Panginoon kami. At yung everlasting life, yung ang pinaka-importante, Pastor, at saka yung salvation. Praise God. So last question na po tayo. Sino na kaya si Brother Larry, Sister Helen, and their family in the ministry 5 years from now? 5 years from now. Sino kayo dito yung church? Sino kayo in the ministry 5 years from now? Yung vision po ninyo 5 years from now in the ministry. Para sa akin, Pastor, magkaroon na kami ng more ministry. Wow. Not only sa worship team, okay, but mas marami pa na ministry ng aming gagampanan. Willing kami kung ano yung bibigay ni Lord sa amin, at yung commitment namin sa Kanya ay 100%. At the whole family na ay magiging Christian na lahat. Praise God. Okay, so 5 years from now, ang gusto po nila is magkaroon pa sila ng mas maraming ministry sa trabaho po ng Panginoon. So maraming salamat po, Brother Larry and Sister Helen. So sa lahat po ng mga nanonood, hopefully na-bless po tayong lahat. At magbibigay po ata sila ng sampol. Ayan, sa pagkanta. Ayan, pwede po ba? Ayan, so ladies and gentlemen, or brothers and sisters in Christ, Sister Helen and Brother Larry de la Cruz po.
kabsat ko at lunem di sa puso. Bubugtong nga anak di Diyos sa namarswa. Rita ta puso at tuk-tuk-tuk ko na. So ayan, palakpakan po natin Mr. Brother Larry De La Cruz and Mrs. Helen De La Cruz. Ayan, maraming salamat po sa pagpunta po, sa pagbisita po sa amin dito sa church ngayong gabi. At maraming salamat din po sa napakagandang kanta para sa aming lahat and especially para po sa ating Panginoon. Ayan, so hi po pala kay Mrs. Ruth C. Roque, my sister Ruthing. Ayan, so... there is no place like home. Ayan, mag-isip-isip ka. There is no place like home. We are praying for you, Ma'am Ruth. Okay? So sa lahat po na nandito sa church ngayong gabi, maraming salamat. Thank you so much for coming. Sa lahat po ng mga nanood, thank you so much. At sana po, meron po tayong napulot na aral at na-bless po tayo ngayong gabi sa through our guest book, Brother Larry De La Cruz and Sister Helen De La Cruz. Ayan, so maraming salamat po once again. And of course, tonight, meron na po tayo, mag-closing na po ba tayo? Ayan, may call Sister Rialyn Baptista for the closing prayer. Praise, amen. So maraming salamat po sa walang sawang pagtutok dito sa ating Christiano Talk Show. So alam ko po lahat tayo na blessed ngayong gabi. Yung mga may mga prayer request po dyan, you are free to comment po sa ating comment section yung mga gusto nyong ipag-pray at sama-sama po nating ipagdasalian sa Panginoon. Thank you.
dapat pagkukulang ng habag at lahat mong pagsinta. Habang walang kakayanang masukrian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa, iniyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiranan, kahit minsan di nakiran ng kabanalan, kaluwalhatian, salamat sa subtulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sunulang biyaya mo. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Salamat sa sunulang biyaya mo, Panginoon. We thank you for your grace. We thank you for your mercy. We thank you for your goodness, for your unconditional love, Panginoon. Hallelujah. Madaydayaw ka, Apo Diyos, madaydayaw ka. When Apo Diyos, agyaman kami, kadagiti so amin niya kinahimbag mo, kadagiti biyag, kadagiti inaramat mo, Apo Diyos, iti dayding arabii. Agyaman kami, Apo Diyos, sa panpanek na kamti kinahimbag mo, panpanek na kamti kinaputong nga Diyos, kadagiti biyag, kadagiti an-anak mo. Agyaman kami, Apo Diyos, iti biyag ni Sister Helen, iti biyag ni Brother Larry, Apo Diyos. Agyaman kami kadagiti nga kakabsat, Panginoon, na makita mi, Apo Diyos, iti dedication dati pa nagsurvey daken ka, iti pa nagsurot daken ka. Agyaman kami, Apo Diyos, iti maka-inspirar nga biyag da. Agyaman kami, Apo Diyos, iti pa nangararamat po kadagiti nga pamfamilya. Katididawat ken kararag mi, Apo Diyos, para kadakwada, at adupay, Apo Diyos, iti pangaramatam iti biyag da. O sarumpay inatapliting kasat, adupay dagiti biyag nga ma-bless, at adupay dagiti biyag nga ma-inspire, Panginoon. Kat Apo Diyos, aramatam dagiti biyag na tapliting kasta, dagiti Apo Diyos, kakabsat nga hampay na isalakan, Lord, maisalakan damat. Use them as a living sacrifice, Panginoon. Use them, Panginoon, tapikasta agbalinda nga blessing, Panginoon, kadagiti sabsabali. Kat Lord, dinay ding arabi, giyaman kami tibalaygi, dagiti kan-kanta, Apo Diyos, nga nangigan mi, agyaman kami, kasamat ka, dagiti naayat, Apo Diyos, nga viewers mi, iti suportada, iti ayat na, Apo Diyos, marik nami, kat Apo Diyos, didawat kan kararag mi, para kadakwada, itatpapay, Apo Diyos, kadakwada, at adu nga bendisyon, na bless their lives, Panginoon, kat anyaman, Apo Diyos, dagiti sitwasyon, nga ayan, da, iti day, tingagundaway, Apo Diyos, didawatin mi, papigsaim, eda, patibgarem, eda, ipasabit mo, dagiti kasapulan, da, financially, physically, Father God, financially, Apo Diyos, ipasabot mo dagita, kang runaan din ay spiritual nga pa nagbiag, Lord, paregtaam dagiti spiritual life, disagto mong galmay sa kada kami, at Apo Diyos, sa datoy, Apo, iti prayer request, Panginoon, itagay miken ka, Apo Diyos, iti biag ni Ma'am Cristel, kati subukel nga familiada, ang mom, Apo Diyos, na niya disang sangwenda, iti dayti nga gundaway, kat Apo Diyos, iti kararag may Apo Diyos, healing in the name of Jesus. I-release mo iti healing kadakwada, Panginoon. Kat Apo Diyos, iti fast recovery ited mo kadakwada. Kat Apo Diyos, makita mo ito, dagiti nga kakabsat, kat mangegan mo ito, at Apo Diyos, itestimony, Apo Diyos, iti panagbiagda, iti inaramidam, iti panagbiagda. Kat Lord, iti nga ramit mo, Apo Diyos, iti panagpatpatuloy, Apo Diyos, iti nga programa mo, iti every Friday, itagay mo kenka, kat Apo Diyos, dagiti kakabsat, dagiti cheerful givers, with Apo,
nga sasagana nga tumulong ako Diyos para ti trabahom i-bless mo idakat isublimpay ted adu nga bendisyon iti biyagda ket apo Diyos agyaman kami ti balaygi nga inaramidam iti daydi nga rabii agyaman kami ti presensya nga isuti marikrik nami agyaman kami apo Diyos iti iyat mo ti panakabalin mo apo Diyos nga isu apo nga agtaltilin na et iti nagtatengaan mi ket Lord dagiti apo Diyos nga ruti didawat ket kararag mi baselwan mi ti Santo Espiritum ket i-receive mi apo Diyos isungbat dagiti nga daw dawat mi ket apo Diyos we bring back all the highest glory, praises and adoration in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Okay, so that ends our program tonight. Ayan, so sa lahat po ng gusto mag-share po ng kanilang mga blessings, pwede nyo pong isend sa GCash number 0965-524-2146. And next week, abangan po ninyo ang Chris Channel Testimony hashtag The Voice of Truth. Meron na naman po tayong guest. Ayan, so sabay-sabay na naman po tayong manood next week po sa Chris Channel. And of course, tonight, I would like to acknowledge also yung mga musicians po natin. Ayan, our bass guitarist, Mr. Jonathan Lara, palakpakan po natin. Ayan. Andyan yung camera sa harap ninyo. Ayan. Yun po si Mr. Jonathan Lara. Our keyboardist, Mr. Kim J. Lara and Mr. Hans Louis Ugalino. Ayan. So our beatbox master. Ayan. Nandyan po ang pinakagwapo sa lahat ng kanila. Ayan. Mr. Raymar Ganaban. And of course, our vocalist, ayan, we have Mr. Justin Ray Dapug and our praise and worship leader ngayong gabi, isa sa mga anak ng guest natin. Ayan, palakpakan po natin, Sister Zia Lee De La Cruz. Ayan, so yung mga men and women of God behind the camera po, ayan po si Sister La Arni Abig. Ayan. Andyan po siya sa baba. Ayan. So umakyat na po siya. Ayan. Sister Laarni Abig. Bakit? Ayun. Ayan. So hi, Sister Laarni. And of course, andito rin sa atin ngayon gabi ang ating first guest na naging camera woman. Ayan. Tonight, we have Miss Rialyn Baptista. Ayan. So good evening, Sister Rialyn. And of course, sa media tech natin, yung mga technician po natin. Andito rin ngayong gabi ang isa sa mga anak din ng ating mga guests tonight, ang kanilang bunso. Ayan, palakpakan natin, Mr. Haynes Lexter De La Cruz. Ayan, so hi po. And of course, our music director, andito rin si Brother Elmer. Brother Elmer Mendoza. Ayan. Nakapa-apa. So, nandito sa atin ngayong gabi si Pastor Elmer Mendoza. So, sa lahat po ng mga nanonood, once again, maraming salamat po and see you again next Friday. Ayan. So, good night po and Merry Merry Christmas to all. At sa lahat po pala ng mga live, sa mga nandito ngayong gabi, yung live audience po natin, huwag po kayong magsawang, samahan kami dito sa loob ng church. Ayan. So, good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat po. And of course, to our very supportive pastor, Pastor Michael Burgos Pastor and his wife, Pastora Cathy Burgos, maraming salamat din po. And of course, sa lahat po ng mga pastors ng COG Aninipan, thank you very much po. Ayan, so good night po and see you once again on Friday. Ayan, maraming salamat po. And Merry Christmas!